Hey yo, what's up po sa inyong lahat, sa lahat ng mga tunay at mga katunay dyan, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel, Electromechanical, at sa page natin, yung Electromech. Yo, at sa video to ay tuturuan kung na naman kayo kung paano mag-test ng meager tester or meager insulation tester. Resistance or meager insulation resistance tester. So, sa video to, iisa-isahin ko at ituturo ko kung paano ito gamitin, kung paano natin malaman na pumasa insulation ang ating insulation sa lahat ng electrical system natin at sa lahat ng electrical wiring, kung pumasa ba yan. Pumasa ba sa insulation ang lahat ng ating electrical system? So bago muna ang lahat, bago natin simulan, at huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell button sa ating YouTube channel para updated kayo sa lahat ng aking ginagawang video na kagaya nito, mga tutorial video about sa electrical or electromechanical. Samahan niyo ako guys sa video nito para makita niyo kung paano gamitin itong meager tester. Okay. Bago tayo magsimula para sa actual video, ipapakita ko muna sa inyo kung paano mag-test ng insulation tester, kung may boltahe ba na lalabas sa kaniyang output, sa kaniyang dalawang probe. Makikita niyo sa video yung dalawang probe na yan, yung wire na pula at saka itim. Kung paano malalaman natin kung may lalabas na boltahe dyan bago natin i-actual test. Kailangan may lalabas na boltahe dyan, depende sa setting natin. May 100 volt, 250 volt, 500 volt, at saka 1000 volt. So, let's go! Ano nga ba ang meager tester or meager insulation tester? Ang meager insulation tester, it is a small portable instrument that gives you a different reading of insulation resistance in ohms or mega ohms. This method is called a non-destructive. So, sa madaling salita, ang meager ay nagtitest siya kung gaano ba kataas ang resistance ng isang insulator sa ating mga conductor or sa ating mga wire. In short, yan. Una sa lahat, bago tayo mag-test ng actual, kailangan malaman natin yung good ba at okay ba ang ibinubuga ng nabultahi ng meager tester, yung output. So I mean yung output ng meager. So, makikita niyo sa video na yan, nakasit yung potentiometer sa 250 volt. So tignan niyo sa clamp tester natin yan, 265. So okay yung test probe, may output siya yan, at nakasit naman sa 500 volt. So may 500 volt na naman. So good yung tester natin. Yan, 525. Nakasit rin siya sa 500 volt. DC, 500 volt DC. At yung clamp natin, dapat nakasit yan, nakaselect yan sa 500 DC, kasi DC ang output ng insulation tester. Hindi po AC, DC po yan. Yan, kukuha tayo ng example. For example, itong wire. May wire tayo, yung kulay green na wire. Yan. I-injika natin yan ng kahit 220 or 225 volt. So, una nating i-test, conductor to conductor. Ayan. Bang zero siya, so bagsak. Kasi nag-short yung dalawang probe tester natin, yung positive at negative. Kapag inilipat naman natin yung black na probe tester natin sa insulator, so makikita nyo, good insulator siya. So it means hindi siya bagsak. 1.26 something to 2.17, so giga ohms. So ang laki niyan, giga ohms. So it means 2 billion ohms. Lagay natin sa green. For example, lagyan natin yan ng tubig.
ititest natin yan. Natamaan yung insulator at saka yung conductor. Ititest natin yan kung papasa ba yan sa insulation test. So, sa tingin ko hindi yan papasa kasi mag-short yung positive at negative natin. So, zero yan. Palatandaan nyo guys, kapag tumunog yung tester natin, depende kasi yan sa tester, yan, may indicator siya na tunog. Oh, yan, bagsak. Pag nilagay natin yan sa tubig, yan, so, sa bandang to, yan ang tunog ng bagsak. Pag i-short natin. So, sa punta na tayo sa actual test natin. Armature po yan. Ground to ground. Armature yun. Stator po yan ng winding, stator windings. Test natin. Kung pasado ba yan sa insulator, yung insulating yung windings natin, kung pasado ba sa insulation. Set natin sa 250 volt. I-injika natin yan. So, ground to ground. So, zero. Yan. Yung black is ground. Infinite. Yung infinite siya. Infinite. Infinite kung mag-iabot nyo mo. Hatay natin yung red. So, test ground to ground. Infinity. So, nasa siya finite. One. Continuity. So, zero siya. Di ba? Tumunog. Kita nyo. Tumunog siya. Infinite. Wala katapusan. Steady lang natin yung black probe, yung ground dapat yan lang sa body. So yan ang yung output windings natin. 1 giga. So, good. Kita niyo sa video, good siya, hindi siya tumunog. Parang T6 yata yan, terminal 6. Okay. Test natin kung good ba yan yung insulation. Yan. So hindi tumunog. Saka ito namang Hindi siya tumunog. Steady lang natin yung black. Hindi tumunog. Kita niyo sa video, hindi tumunog. Terminal 8. So good yung insulation natin. Ground. Dito ka sa body ground yung black probe. Yung negative at saka yung positive. Titest natin sa bawat terminal. Dapat good yan kasi importante yan yung stator windings sa generator. Yan yung nagbibigay ng nagkakandak ng electromotive. Test niya, ipadol preo. Force. Yan, good. So, 2.20, 2 pareho. Gigabytes. Pero mataas na insulator yan kasi giga ohms yung nakatatak. May 4.31 something, may 2. Giga ohms. Dito. So good lahat ng terminal. So hindi bagsak. T4. Yan. T5. Terminal 5. Yan. Ano po yan guys? As 9 leads out. Windings. Single phase synchronized motor. Geneford generator. Brand yan. Stamford. Tinitest namin yan guys para malaman natin. 1 point. Binaklas talaga yung ano. Kasi 2 point. Nag-insulate tayo. Nilagyan nilang T6. Varnish yung windings. T6. Oh, ito dito sir. Ito nyo sa video. Yan. So good. So good. 1.25 giga ohms. I think yung giga ohms, it means 1.25 is 1 billion ohms. So billion. So ang taas ng insulation test. 2 point niya yung insulation resistance resistance niya. Good. Guys, nabubulol ako kasi saya tayo Terminal 3. Pero body ground, mag-adjust tayo sa Tagalog. Bro. Kakayanan natin good para maintindihan naman ng mga Tagalog. Taga-suporta natin na Tagalog. Saka ito. And dito naman tayo sa kapila. So anong terminal 'yan? Kasi hindi natin makita kung anong klase. Basta nasa T1, T2, T3, T4, T5, T6, or V1, V2, V3. 9 leads out.
Ayan, 1.96. Ayan, yung isa 2.5 gigaohms. So parang hindi pa tayo nakarinig yung tunog na nagpagsak, di ba? Nagjijero siya. Terminal 1. Ayan, good. Body ground. Kita niyo sa video. Ayan, 2.34 gigaohms. Ang taas, 2 billion yan. Next is, I think 2 billion. Bro? Kung megaohms, so 1 million. Insulit na po. Ang taas ng resistance niya. Kini. Isa raman niya siya. Ano pang itis natin? Maga. Ano? Sige, bro. O, kaila pa yung resistance niya. Hindi talaga tumunog. So, pasado yung windings natin. Hindi tayo mag-alala na kasi may tendency kasi na hindi magbibigay ng voltahe or kuryente yung generator natin dahil hindi na gaanong maganda yung yung insulator ng ating windings. So, may tendency na masusunog yung windings natin, ganyan, grounded. Ako, hindi yan magbibigay ng importante talaga ang insulation tester or meager tester sa bawat lalo na sa mga equipment na ito, klaseng equipment. Okay, next, lalagyan na body to body. Body to body. Yan kapag zero o bagsak yung siya. Ground to ground, body ground. So tutunog talaga siya. Yan. So yan tutunog siya kasi body ground. So good yung ano natin, pasado. So ayan, uulitin ko, may dalawang probe yan, yung red tsaka black. Ilagay natin yung black dito sa body ground, yung body natin, ganyan. Kahit saan dyan, sa bolt, sa bakal, at saka yung pula naman, ilagay natin dito sa mga windings natin or terminal windings, lahat ng output. Yan, output yan ng windings. Dyan natin ilagay, or sa wire, output yan ng wire. Yan po ang lumalabas sa terminal ng generator. 9 leads out po yan, guys. Tsaka yung black, ilagay natin dyan sa body. Yung body natin ganyan dyan. Kahit yung kalawang, dyan natin ilagay. Ulitin ko. So, madali lang, di ba? Paano natin gamitin at mag-test ng insulation test. Saka mag-set tayo. Yan. Ulitin ko rin. I-set natin kung magkano ang i-inject natin. Pwede 500 volt. Pero 250 volt lang ang ating gamitin. Kasi napakalaki ng 500 volt pang ano po yan. Pero dapat 500 volt ang gagamitin natin. Pero sa ginawa kong video, 250 volt lang po. Yung 500 volt. Kasi 220 lang yung yung klaseng genset na yan. Ganyan. Pero take note, lahat po ng mga equipment ay dapat nilagay natin, select natin yung 500 volt. Yung mga malaki. Sa ginawa kong video, ang ginawa ko po ay ang ginamit ko po yung in-inject na 250 volt DC sa video ko po. Dapat 500 volt ang ano po yan, ang required kasi equipo po yan. Pero sa analyze ko po, hindi ako gumamit ng 500 volt, 250 lang kasi single piece 200 volt lang kasi yung 220 volt lang kasi yung output ng genset na ito, yung windings nito. Sa ano ko pula yan, guys, ha? Dapat 500 volt sana yung ginamit natin. Pero pasado naman siya, makita niyo sa video, pasado naman siya. Yan. Yan yung black, ilagay natin sa ano, sa body ground at saka yung red dun sa mga ating output terminal. So yan, guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Salamat po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po natin itong paggawa ng ganitong klaseng video para ma-share ko po sa inyo yung natutunan ko lang sa aking trabaho at ng
natutunan ko lahat since D1. Sana may share ko sa inyo para makatulong naman sa inyo guys lahat ng aking mga nalalaman about sa electrical at electromechanical works. So salamat po sa inyong lahat. At dito na muna tayo. So bye-bye guys. Ingat po kayo lagi. Thank you. Yeah.